Umpisa na po natin pagsampa ng kaso bukas kay Chairman. Lahat ng legal remedies gagamitin natin para makakuha ka ng ustisya kay Chairman. Natutuwa po ako kasi makakasuhan na rin po siya. Anong pwede maikaso sa kanya? Let's leave it to the expert doon po sa mga abogado na i-refer namin sa iyo para explore natin kung ano yung mga pwedeng maikaso sa kanya na makakahon talaga siya. Magpapamedical legal pa rin tayo. Hindi ko naman po gusto yung ganito eh. Kaya lang siyempre gusto ko nang bumabigyan ng ustisya yung ginawa sa akin. Meron po akong kapatid na na-rape na po dati. Hindi po siya nabigyan ng ustisya kasi wala po kaming kakayahan. Sige ma'am, kung hindi kayo nakakuha ng ustisya noon para sa kapatid mo, dito po makakakuha po kayo. Gagawin ko po lahat. Matitibay po yung mga ebidensya natin. Ngayon po kasama po natin si Mama Ricar at siya po yung minolestya ng isang barangay chairman na naglumapit po sa amin at nagreklamo. So, attorney, yung regarding po sa kaso niya, meron pong isang colonel na ini-intimidate po siya kung tinatanong po siya kung nakapag-file na po siya ng case and everything. So, ngayon po ang gusto po ni Sir Rafi is huwag na pong dumaan doon sa police station. Kumbaga diretso na po fiscal at magkaroon na lang po ng personal lawyer itong ating complainant po. So, ano po ba yung dapat natin gawin para regarding po dito sa case po ni Ma'am Maricar? Well, yung case ni Maricar, I'll be referring it to one of my lawyers, no? So that we could already prepare her complaint affidavit. Pwede na natin diretsong i-file sa fiscal's office. So since nangyari sa Pasig yan, ipa-file natin yan sa Office of the City Prosecutor ng Pasig City. Tapos, we can also file an administrative case against the barangay captain who happens to be a barangay captain of one of the barangays here in Pasig. So, pwede tayo mag-file ng administrative complaint sa City Council naman ng Pasig City for maybe grave misconduct, immoral conduct, etc. So, para mapabilis ang proseso, idiretso na natin i-file sa piskalya. From the facts that I've gathered, pwedeng maging rape yung case against the barangay captain. Tapos meron pa tayong pwedeng i-file na administrative case against the barangay captain at maaari siyang matanggal sa pagkapitan ng barangay. Well, unang-una, according to her, nakakatanggap siya ng threats, so she should also take the necessary measures para naman ma-ensure niya yung safety niya. Tapos yun na nga, siguro pinakamagandang mangyari, ma-file na natin yung kaso kasi pag na-file na yan, wala na rin siya magagawa. For security measures, maybe hingi tayo ng konting tulong kay Rafi para masigurong walang mangyaring untoward against her. Thank you po, attorney. Salamat po. Ano na po ba yung update dito sa kaso ni Ma'am Maricar laban po kay Barangay Chairman Joel De La Cruz po? Nakapag-prepare na kami ng complaint, affidavit for rape by sexual assault, no? Tapos tsaka complaint for acts of lasciviousness against yung isa, rape by sexual assault against Barangay Captain Joel De La Cruz. Yung isa naman, yung acts of lasciviousness would be against the barangay administrator, si, ang pangalan nun, Noel. So, we're going to file it with the Office of the Ombudsman para sabay na yung criminal case at saka yung administrative aspect ng kaso for grave misconduct or immorality at maaari siyang matanggal sa posisyon. Thank you.
Dahil Lolo Rapi, maraming pong salamat kasi nakapag-file na po kami sa Ombudsman laban kay Kapitan Joel De La Cruz and Noel Mabayad. Salamat po.